Hindi ko akalain na habang nasa kitna ako ng biyahe ay makakatanggap ako ng ganitong bayad. Sobrang katanghan talaga yung nangyari sa akin dito. Ang hirap na nga kumita ng pera, lahat na nga ginagawa natin at nag-extra na tayo ng pagkakakitaan, tapos ganito may pa. May mga tao talaga mapagsamantala. Hindi mo maintindihan kung bakit ayaw nila lumaban ng patas. Hindi nila nakikita yung hirap ng mga taong nagsusumikap kumayod para lang kumita ng pera at para may uwi para sa pamilya nila. Ngayong sinusubukan na natin araw ng pagiging active sa MC Taxi, worth it pa rin bang gawin itong full-time or part-time na lang? Ang gagastusin ko kayo sa gasolina para makasagad hanggang umaga or madaling araw, isaabot ako ng 200 pesos. Magtatapap ako na worth 200 hanggang 250 pesos para hindi mamroblema at pasukan ng puro cash. Honestly kasi hindi ako mahilig sa mga promo-promo. Mas madalas ko nire-refuse yung ganun dahil mababa ang kita. Mas magandang puro cash para dama mo yung kinikita. Nag-gas na ako. Maya-maya alam ko papasukan na rin ako dahil nandito ako sa area kung saan maraming pupunta at pupapasok sa kanila trabaho or uuwian palayo dito sa Manila. At tapos nun, estudyante yung naging unang pasahero natin. Inihatid siya ng boyfriend niya na napaka-sweet. Napansin ko ka parang ayaw nila maghiwalay na kasi uuwi na isi. Grabe ba? Nakakatuwa naman sila dahil ang sabi ng boyfriend niya, hindi kasi ako maghatid dahil wala akong motor. Don't worry, ako nang bahala sa kanya sir, ako nang maghahatid sa kanya pauwi. Safe siya sa akin dahil maingat ako magmaneho. Mabagal, banayad at dahan-dahan lang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, eto na kagad si madam na ihatid na natin siya ng safe and sound na walang inaalalang pag-aalinlangan. May mga napapansin kasi ako, yung mga bueno mano na nagbabayad, talagang tinataktak nila yung pera para sinasabi nila, buena mano, pampaswerte raw. Legit ba yon? Yung pinatagtag yun? Unang perang dumating ngayong araw. Regardless kung ano pa man yun, ang akin lang tuloy-tuloy yung naging biyahe ko ngayong gabi dahil tuloy-tuloy ang pasok ng pasahero. Nakakatuwa namang isipin na kahit gabi na may mga pasahero pa rin na handang magbigay ng tip kahit na alam nila ang mahal na ng pamasahe kapag nagbubuk sila ng MC Taxi. Pero ganun talaga, para ka lang din naman namamasahin yan sa mga ordinaryong pampublik sasakyan. Ngayon, nasa gitna tayo ng mahabang biyahe. Hindi ko na namalaya na mag-aalas 12 na ng gabi tapos tuloy-tuloy pa rin yung ating biyahe. Ang hirap kapag tuloy-tuloy ang biyahe tapos nagutom ka, wala kang magawa kundi tiisin ang gutom mo. Buti na lang kahit papano, alam ko sa sarili ko na sanay tayo sa ganito. Yung tipong kaya muna natin isakripisyo yung pansamantalang kalam ng sikmura para lang kumita ng katingting na pera. Ang hirap maging mahirap, ang hirap na walang pera. Sobrang hirap sa bansa natin, sobrang hirap kumita ng pera. Sa panahon ngayon, kapag hindi ka nagtuloy-tuloy, magugutom ka. Paano na lang kaya yung mga inaasahan ng pamilya? Sa panahon mag-excuse sila. Sino yung pwedeng sumalo kapag pagod sila at kailangan nila ng pahinga? Alam nyo ba ang sagot sa mga katanungan na napapanood mo man tong video na to, wala akong masabi kasi kailangan mo magpakatatag. Hindi ko rin naman alam yung sagot, kaya ako na rin ito natanong sa inyo. Kasi ang totoo, kapag tambay ka, wala kang trabaho, ang tingin nila, palamunin ka. Kapag naman may trabaho ka, tapos nakikita nilang medyo may pera ka, akala nila nagtatai ka na ng pera. May tanong lang ulit ako ngayon, sa sitwasyon na ikaw ang inaasahan at ikaw ang takbuhan ng mga pangangailangan, sino ang pwedeng sumalo sa'yo sa oras naman na ikaw ang hihingin ng pansamantalang pahinga? After ng ilang biyahe natin, eto tayo inabutan sobrang lakas na ulan. Nagpatila na tayo at umuwi na lang dahil bigo tayo ngayon araw. Wrong pin yata tayo. Patay lang natin yung pasahero natin. Hello, sir? Sir, sorry. Hello po. Hello, sir? Hello, oo. Oh. Sa na ba? Papunta na po ako, sir. Ay, bilis lang ako. May lakas pa ako. Ito na po, ito na. Nagpagas lang din po kasi ako, sir. Malapit na po ako. Hindi na, hindi na. Oo. Oh. Ha? May na pa ako dito, nag-aantay, oh. Sir, pasensya na po. Lakas pa ako, eh. Di, sir, ano po kasi ni... Nag-text. Baka nagsakay ka pa. Hindi sir, wala pong double booking sa ginagamit namin. Ganyan kayong mga rider, alam ko na discarding yun. Hindi sir, wala. Hindi naman po ako na gano'n sir eh. Pare-parehas lang kayo, mga kupal yung ganyan ugali. Hindi sir. Importante yung lakad ko.
Sir, yun nga po. Nagsabi naman po ako, nagpagas lang ako. Hindi naman po. Na tayo. Puna akong dahilanan. Customer ako eh. Ikaw kailangan ng paliwanag mo. Sir, hindi. Nagmamadali po kayo. Sana, sir. Hindi. Nag-taxi na lang kayo. Kaya nga ako. Nag-ano eh. Nag-book sa'yo kasi nagmamadali ako. Di mo ba mag-gates? Taka ka ba? Sir, ba't nagsasalita kayo ng ganyan, sir? Bobo ka eh. Hindi ako bobo, sir. Bobo biyaya ako. Nagtatrabaho ako, sir. Oo. Nagsabi naman kaya po. Pero hindi niyo, diba? Pero hindi niyo babayaran pagkatao ko, sir. Pa-cancel na lang po. Anong cancel? Pa-cancel niyo na lang po kung ganyang attitude niyo, sir. Eh. Di sana naman, manano kayo, umano pa ibasahin niyo, sir. Alam mo. Ba't ko sasabihin, sir? Ay, no, meron sa ano. Kahit... Alam mo ba ako? Hindi. Sino patanggal kita? Marami akong kakilala dyan. Alam kaya alam ko yung discarding niyo. Sir, nagsabi naman po kasi ako, magpapagasolina nga ako. Gasolina, 30 minutes na yun eh. Kanina pa ako nag-aantay dito, di sana di mo in-accept. Sir, wala pang 30 minutes yun, sir, oh. 5 minutes lang yun, oh, ang kulit nyo. 5 minutes? Oh, 10, sir. Kanina pa ako tinatawagan ng mga, ano, naghihintay sa akin dun, oh. Sir, nag-text ako sa inyo, sir, 5 minutes pa. Kulit nyo, hindi nyo naman po ako binabayaran, eh. Hindi nyo naman ako babayaran, sa inyo na po yan. Ano sa? Cancel na lang, sir, kaysa ganyan po yung agali nyo, sir. Ako ba ginagago mo ba ako? Ako ba ginagago mo ba ako? Oh sir, ba't nananakit kayo sir? Oh, porkit taga rito kayo sir? Oh, taga dito talaga ako, hindi mo ba ako lalak? Oh, ba't huwag kayo nananakit sir? Pagpapabarangay ako sir. Pagpaparangay ka? Nananakit kayo sir, huwag kayo manakit. Kailan ko sa'yo? Oh, cancel nyo na lang sir, kaysa nananakit kayo ng ganyan sir. Huwag kayo manakit. Ba't ka cancel ko? Hindi nyo naman binayaran eh. Uy, mga sa inyo, sir. Kaysa nagaganyan kayo, ginagawa niyong kawawa yung rider sa inyo. Kawawa. O, lasing yata kayo, sir. Pag lasing, lasing kayo, sir. Tulog na. Lasing ako. Sige, sir. Wala, para wala nang gulo, sir. Wag na lang po. O, aalis na lang ako, sir. Sir. Grabe kayo, sir. Ito. Kupal. Ito. Video ang kita, alam mo. It's just a simple day na parang akalain mong wala lang. Pero hindi mo akalain meron magiging problema ngayong araw. Ikatatlong buwan pala ng aking tindahan nung bumisita ulit ako. At pagdating ko pagkabukas, ganito yung madadatnan natin. Nakakalungkot man isipin na bakit kailangan umabot sa ganito yung ating signage. Base sa mga tao sa paligid, wala raw CCTV. Kaya wala akong makuhang ebidensya kung bakit ganito. May mga nagsabi na nasagi raw ito ng truck. Ayoko rin naman magbintang dahil wala akong ebidensya na pinagtripan. Kung sino man nakasagi nito or non-trip, alam mo sa sarili mo na meron yan balik. Hindi ko manihilingin pero bawat ginagawa natin, tatandaan nyo may kapalit yan, mapamabuti man o mapasama. I'm asking din para sa Nabota City na mag-provide sila ng maayos na CCTV dito sa may barangay Daang Hari. Para na rin sa kaligtasan ng ibang mga may tindahan sa lugar nito. Anyways, yun lang naman. I hope na kung sino man may gawa nito, makita mo ito. Makipag-areglo ka sa akin.